Thank you.
y buena Pablito, buena Pablito. Ahí está el puñal. Ahí está el puñal. Pasa así. Si me espera la mano. Ahora en vivo. Ahí está música. Ahora. Ahora tú me crees. Acá te para el final de la repito mayor. Acá en la plataforma. Bago po ang pagtatanong, gusto ko sa inyo po ba na ipangalala ang aming kandidato para magbigay ng payag at aming sahay sa inyo. Pinatawagin ko po, masigalong palakpakan kay Dr. Brigitta Padilla. Kaling ko mask ko para makita nyo. Magandang lapat sa inyo lahat. Nakapaklaran. Masaya-masaya ako nandito ako ngayon. Nakapunta pa ako sa simbahan ninyo. Okay? Salamat at pupunta rito kayo lahat kahit mainit. Kumain na kayo? Okay, kumain na. Yes! Wala kain. Makita lang si Bing, busog na. Hindi ako magsasalita ng matagal kasi ang gusto namin ni Senator Ping, kayo ang magtanong sa amin at kami ang sasagot, okay? Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Dr. Brigitta Padilla, isang doktora na nagpa-practice ng 34 years na po. At ako ay isang karangalan na maging parte ng senatorial slate ni Senator Ping Lacson. Kasi ho, bukod sa aayusin natin ang sistema ng pangkalusugan, aayusin din natin ang gobyerno para hindi kayo mahirapan. Kasi di ba ho, ang problema, gobyerno. Kailangan ayusin gobyerno para mapaganda ang buhay ninyo. Kalusugan, kabataan, food security, pagkain, kapakanan ng magsasaka, mangingisda, West Philippine Sea, climate change, lahat mo yan, aalagaan namin, natutugan namin. Ako po, kahit gano'ng magaling ang mga senador, kung walang magaling na presidente, walang mangyayari sa atin. Diba? So, tama, diba? Yes? Kami mga senador, kami ang navigators ng barko, pero yung presidente, siya yung kapitan. Kung bano ang kapitan, hindi nakikinig. Lasing o ano, drug addict o lasing, di ba? Walang mangyayari sa bayan. So, ito na lang ho ako si Dr. Brigitta Padilla, matapang na lumalaban para kayo ay alagaan. Gaya ng isang doktor. Number 48 ho sa balota at ang aking presidente ay si Senator P. Lacson. Salamat po, ma'am. Salamat po, ma'am. Masigalang palapakan ulit po kay Dr. Brigitta Padilla. So, ito po, parang dito ngayon. So, ito yung nakakaramdaman ngayon. Ito yung nakakaramdaman. Lagi dito na lang. Dito na lang po. Dito. Ayan. Ayan. O, yan po. Kailangan po natin ng doktora sa Senado. Yung, siyempre, pag sa Senado, yung batas. Paggawa ng batas. Yan. Kailangan po natin ng doktora, lalo po ng DME. Si Dr. Brigitta po. So, ito po. Ipapakilala ko po sa inyo ang susunod na magbibigay po ng mensahe bago po ang Q&A. Yan. Ito po yung pangkira po namin. Nasa bigit po tayo ng digmaan. Digmaan sa kahirapan. Digmaan sa kawalan ng trabaho. Hindi yun ba? O, di ba? Tapos digmaan sa kawalan ng ayuda. Kakulangan sa ayuda. Hindi yun ba? Di ba? Madaming pagkukulang. Kailangan natin ng matinong gobyerno. Hindi ho ba? Kaya ito na. Papakilala ko sa inyo ang pagkira namin. Ang dumatang ng presidente, masigaw mo palagpagan at pagigay kay Pangulo P. Lacson! Mas gusto ho namin makinig sa inyo kaysa sa magsalita dito sa entablado. Di ba? Mas maganda yung medal. Tama namin kung ano yung kailangan ninyo. Yung pang problema na ating masa, mas makikinig kami sa inyo kaysa sasagutin namin yung mga katanungan ninyo, mga hinaing ninyo, mga concerns ninyo kaysa magsasalita dito. So, simulan na natin yung question and answer, Diego. Sige po, simulan na po natin. Mag-connect tayo sa kanila. Yeah. Sino po gusto magtanong?
Nasaan po ang ating kasamahan? Yan, no. Lalapit na po kayo, para. Sino pong taas na po yung kamay ninyo? Yun po. Sige po, ma'am. Ma'am, ang pangalan po, at ano po yung trabaho po ninyo at or hanap buhay sa kanila? Sir, ulitin ko po. Can you enlighten me with that, sir? Yeah. Ano yun, sir? Ang tanong ko, sir, ano po yung masasabi ko ninyo sa bagong in-appoint ni Pangulong Duterte sa COMELEC? Ah, kilala ko po personal yung si dating governor ng Lanao po yun, si COMELEC chairman, Pangaruan. Dahil siya yung dati nagsilbi na sa Muslim Council, yung National Muslim Council para sa Mindanao. So ako po yung nag-depend natin ng budget nila. Maayos po siyang tao at maasahan po ninyo na siya sasalang din sa tinatawag nating commission on appointments na kung saan 24, bali 12 senador, 12 kongresista ang upo para suriin yung kanyang qualification, yung kanyang competence. Lahat sila, pati si Attorney George Garcia, yung mga ibang na-appoint, dadaan po sila sa commission on appointments. Pero on a personal note, ako maasok po sa inyo si COMELEC chairman, yung designated or appointed, Pangaruan, mahusay po siyang tao. Siya po isang Muslim, pero kilala po siya na maayos na, na tao. Pero sir, ang concern ko po, sa gitna ng mga hindi na lumabas na problema kaya ng mga disqualification cases na naka-uong sa COMELEC, bigla siya magpa-appoint ng bagong commissioner. Ano po ang personal na ano yun? Kailangan po mag-appoint ng Pangulo dahil napakante na yung posisyon. Kasi sa ngayon, kulang na kulang yung ating mga commissioners. Pinuno po yung appointment. So nasa salig ang patasama niyan, napapatay pakante, kailangan po nan. So yun po yung ngayon, sa pagpili, kung sino yung appoint na commissioner, sino yung appoint na chairman, prerogative po ng Pangulo yun kung sino gusto niya mapili. Pero sabi ko, dadaan siya, sasalang sila, sila lahat na i-appoint kasi mga dapat i-confirma ito ng commission on appointments ng Kongreso at ng House of Representatives. So yun po yung check and balance dito. Ayan. Salamat po, Dr. Briones, isa po siyang public doctor. Yeah. Ay, hindi po kay doktor. Hindi pa na doktor. Yeah. Okay. Sino po magtatanong? Taas po ang kamay. Yan, sige po. Ayan, sige po, sir. Kayo po muna. Pagpakilala po muna kayo, tapos susunod po kayo, ma'am. Magandang hapo po, Mr. President. Sana pagpatayin niya na po rin ang sinabi ko na maging presidente ka ng Pilipinas. Ako po si Karim Pasuan, isang presidente ng mga vendors ng Pasay Paklaran. Konsin ko po, ano ang kung sakali sana ho pagpalainan ng Diyos na maging presidente ka. Alam mo po ang kalagayan ng mga Binduls, sana po magsulituloy na makapagdatag kami lalo na dito po sa Paklaran. Kasi dito na Paklaran, naghihirap na po kami lahat ng mga Binduls dito. Tulad na po ng mga ibang kalapit nating mga bayan tulad ng Pasay, ay pinapayagan ng mga ibay na kinuha ng mga hulugan dito po sa Paklaran inuli. Ano po ang may tutulong mo sa amin na nasa batas na para makapag-ano po kami ng maayos, makapag-anap buhay kami tulad ng mga ibay. Pangalawa po ng tanong namin, lalo na kami mga maranaw, kami po ay nagpipitaw sa iyo. Noong unang kumandito at po kayo ng presidente, kami po ang nakipaglaban sa Ronald Wilson sa pamamagitan ni Bobby Dertimbang ang inyong gobernur. Hindi po namin kayo binibitawan hanggang ngayon. Supportado ka namin. Yan po ang pinapayaan ko. Mr. President. Hindi po kayo naligay karo ng maliit lang dito. Pero selective po ito. Halos lahat ng libro ng Maranao, nandito na po sila. Kahit hindi lahat nakapunta dito, alam mo na ngayon, ang kahirapan na ating bansa. Hindi kami bumibitaw sa pagsuporta sa iyo. Pangalawa po, sana ipagpalaingan ng Diyos na manalo ka na bilang presidente.
Ipagpapatuloy mo pa ang reclamation ng Marawi City. Kami po ay nag-iba ng Marawi City. Alam mo kung ano nga yung kinatnat ng Mr. President. Nandito po si Dr. Padilla. Galing, kalagagaling niya lang sa Marawi. At meron siyang first-hand na experience na nakita doon, first-hand knowledge. So mas maganda, siya muna po ang tutugon sa inyong katanungan sa komento ninyo bago ko kayo sagutin. Doktora? ...percent lang naayos, nakakalungkot. At ang problema ng mga Muslim natin mga kapatid doon, hindi pa sila nakaka-build, wala pang building permits hanggang ngayon. Isa sa mga problema yan. Pati mga indigenous people, isa rin sa mga problema yan. Dapat ayusin natin ang titulo, mga titulo. Kasi nag-aaway-away ngayon eh. Tapos ang sinasabi ng ibang mga Maranao, mga Muslim to, Maranao, na parang pinahihirapan sila kasi gustong kunin ang lupa nila. So yun ang mga panglupa nila, sinusumbong sa amin. So I think talagang kailangan panahon na po na ayusin natin ang problema sa Marawi. Kasi alam nyo, napakaganda ng lugar na yun. Ako gusto ko rin ang lupa nun eh, kung pwede lang eh, mapagawa ng maling na bahay. So, as President ho, kami ho, nakita namin ang problema. Hindi namin kayo makabayaan, sigurado mo yun. Okay, hindi kayo makabayaan. Tapos, we will make sure na maayos yung sistema ng mga titulo ng lupa. Kasi, kaya nag-aaway-away. Hindi malinaw kung sino may-ari mo, di ba? Ano siya eh? Ano ba yun? Sa military ba yun? Military ba yun? May mga military, may reservation, may kailangan maayos mo yun. Kailangan bisitahin natin, ibigay natin ang batas, kung walang batas, kumuha tayo. Para magkaroon ng kapayapaan at mapasayin nyo na ang dapat na mapasayin nyo. Okay? Ayusin mo yun, yung sa Marawi. Promise eh. Promise mo na yun. Una-una, ito pang matagal na solusyon. Ang laki po ng ating budget. Alam niyo ba ang pambansang budget ko magkano? May idea kayo? Para sa 2022, 5 trilyon na piso. Napakahirap ilangin. Pero alam niyo ba na sa nakaraang 10 taon, merong hindi nagagamit sa ating national budget, yung pambansang budget. Ito yung panustos. Kumbaga sa pamilya, di ba may budget kayo ng buwan-buwan? Kung kulang yung inyong budget, kinikita para sa inyong gagastusin, siyempre, uutang kayo. Pero pag umutang kayo, kailangan may kasama pang invest, pang tindahan, na sa ganun, pag kumita, mabayaran ang utang, at lalaki yung kita kasi meron kinikita ng extra. Sa inyong situation, kasi alam nyo, hindi nyo natanong, yung nanay ko, market vendor din, sa napakatagal na panahon, yun po yung nakapagpaaral sa amin, walo kami magkakapatid, kaya alam ko yung dinarama ng isang market vendor na katulad din yun. Ang sitwasyon kasi sa Baclaran, talagang maya-maya na lang may darating na pulis, may darating na barangay, dahil siyempre may pinapatupad naman sila mga ordinasa, mga batas. Ang dapat talaga magpagawa, yung maorganisa sa ganun, makapagpatayo ng mga para legal. Kayo po ba presidente ng asosasyon na mga may lisensyang vendors o wala lisensya? Ah, meron. Eh, wala kayong problema kung may lisensya. Pero ganun pa ba, may mga kasama kayo rito na siguro hindi saklaw ng lisensya na binibigyan ng City Hall. So dapat i-organisa na sa ganun, eh magkaroon din ng legal na pondahan, no? O ponduhan yung mga para matulungan ng mga lisensya. Yung tungkol naman sa budget, dahil sabi ko malaki yung dinagagastos, mas maganda kung ito'y bibigyan ng mas malawak na papel yung mga local government units tulad ng Marawi. Para na sa ganun, hindi na kayo kailangan makipagsapalan dito sa Metro Manila. Meron tayong sariling budget na share yung inyong bahagi na galing sa national budget. At sa ganun, may sarili kayong mga livelihood, may sarili kayong mga infrastructure, at saka pang development projects. Hindi na kayo kailangan makipagsapalan, makipagsisigan dito. Kaya kayo na dito kasi wala namang available na trabaho sa inyong lugar, di ba? Ang daming maganda lugar sa buong Pilipinas, pero kulang ang suporta ng national government. Kung bibigyan ng sapat na suporta at pabayaan doon din mag-iimplementa, malaki po matutulong na sa ganon. Bawat kalayunan, bawat bayan, bawat probinsya, may sarili silang nakalaang pondo na sapat
para ayusin yung kanilang mga pamumuhay doon sa kanilang lugar. Alam nyo, sa tawi-tawi, di ba, sabihin na natin yung presyo ng tamba ng isda, halos, di ba, halos pamigay kasi napakamura. Madali makahuli. Magkano ang isang kilo ng tamban dito? Alibaw, dito sa Baclaran, magkano? 120, 130, minsan 180. Dahil kulang tayo sa hinuli. Pero sa lugar na yon, wala pa rin 3 piso. Kausap namin yung mga taga roon. Dahil sa gana, ang problema, wala tayong storage facilities na kung saan, isa lang yung FTA natin ay yung food terminal. Dapat yan, bawat rehiyon kung pwedeng mga probinsya ang meron talaga masaganang isda, masaganang huli, masaganang ali, may sarili na silang mga storage na sa ganun, tulong ng gobyerno na mag-transport sa Manila, edi lahat kikita. At magmumura pa yung isda, magmumura pa yung gulay at saka yung prutas dito sa Metro Manila. Hindi tayo mag-i-import. Maski dumaan tayo dyan sa mga dinanan namin, may mga panin na dyan ang galing imported pa. Samantalang pwedeng itanim dito. Yun ang problema natin. Medyo nakasusun-susunan, nagalo-halo na, hanggang sa hindi na kayang sabihin na natin saklawin. So mahabang pamamaraan ang dapat gawin parang sa ganun, masort natin yung problema ng hindi lang dito sa Baclaran, kundi yung buong kapuluan. Marami po, napakalaki ng budget natin, hindi lang nagagamit ng maayos at hindi pa nagagamit kasi 3 bilyon yung hindi nagagamit sa loob ng 10 taon. Taon-taon yan, average. Isipin nyo, magagawa ng 300 bilyong piso, BIBM, sa mga lugar na tulad ng Marawi, tulad ng Tawi-Tawi, Lanao, at kung saan pang mga lugar. So, yun po yung pangmatagal na solusyon na tungkol sa hinaingin nyo. Maraming salamat po. Salamat po. Ah, nasagot na po. Okay, sino ba po may tanong? Yan, sino po? Huwag po kayo mahihiya. Mayroon po ba kayong pamaypay? Ito po yung pamaypay na, na may pinaglalaban. Ayun, oh. Okay, okay. Mayroon pa na kayong mga fans. Sige nga po, palakpakan po natin ang itatanong. Ito, para po ba natin. Sige po ma, ano po ang tanong niyo? Pangalan po, tas tanong. Ako po, si Marites. Marites. Okay po. Tinatanong ko lang po sa inyo kung may batas po ba? Kasi po, kami po, hindi pantay-pantay ang sahod ng empleyado ng barangay. Ngayon, iba-iba po ang sahod namin. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, may batas po ba na pwedeng ipantay ang sahod ng munisipyo sa barangay Baclaran? Sa ngayon po, walang... Salamat po. Sa ngayon po, walang batas. Ano? Kanina, galing kami sa City Hall. At nagulat ako na galing kayo sa utang, yung buong Paranaque, no, City. Sabi ni Mayor, ang dinagdagan niyang utang nung una siya naupo, merong loan ang City Government. Tapos ang kita ng City Government sa mga revenues, nasa mga 2 bilyong piso sa taon. Ngayon po, nasa ipababa na, kasi papalo sa kanya yung kanyang anak at ang magiging Mayor. Eh, 12 bilyon na yung revenues ng Paranaque. So, para sabihin niyo, para maipantay o kaya ma-approximate man yung sweldo, yan po sa lokal nang gagaling. Ano? Pero ako po nagpasa ng batas noon para sa ito mga barangay officials tulad ng barangay Tanod. Bigyan ng allowance kasi under the law, hindi naman po talaga sila sumusweldo. Kayo ba member ng Forbes? Hindi po. Kasi yung pinunta namin sa Laguna, yung mga street sweepers doon, actually may tumatanggap sila ng ayuda galing sa gobyerno, yung tinatawag na pantawid ang pamilya. Kung hindi kayo nasakop, siguro mas magandang makipag-alam kayo sa inyong, si Barangay Chairman Jun, nandito naman. Yes, baka pwedeng patingnan yung situation. Kasi malaki yung pondong nilalaan dyan sa 4Ps. Actually, napakaraming programa dyan, hindi lang 4Ps, meron pa sa senior citizens, meron pa para sa feeding program ng mga bata. Kaya napakalaking pera ang nakalaan dyan para sa mga 4Ps at saka mga ibang programa. So, kung hindi natutugunan yung inyong pangailangan, hindi na pantawid dapat ang tawag. Dapat pang-ahon. Kung bibigyan kayo ng ayuda, may pagkakataon kayo para magkaroon ng maliit na, maski pagkakakita na extra. Nang sa ganon, pag-graduate nyo sa 4Ps, isang alo na kayo, kayo na mag-isa, kaya itaguyod yung pamilya. So yun po yung ating dadalawin muli, yung programa ng 4Ps na kung saan, hindi lang magtawid na kakain ng 3 beses ang araw, kundi
pwedeng umangat yung buhay ng bawat Pilipino. Kung street sweeper kayo, I think pwede kayo mag-enroll doon sa 4Ps. Kasi may pamilya kayo, di ba? Yung anak ninyo, pwedeng sa 4Ps kasi pwedeng pati pang edukasyon ng bata kasama doon. Para pag nakagraduate, tutulong na sa mga magulang. So, siguro, kausapin natin sa ito. Tingnan natin kung sino pa rito ang pwedeng maging qualified na maging part ng tinatawag na pang-awit pang-pamilya program ng ating pamahalaan. Pero mapalad naman po kami kasi hindi ko nag-i-interest po kami sa pamamagitan ng aming Kapitan John Saide. Talaga pong mapalad. Yung salot, maraming salamat sa inyong ano. Pero ganun na ang tugon, dapat talaga i-expand yung ating ano. Meron po akong tanong. Okay, sige po. Concern ko lang po yung pagtaas ng kuryente ng tubig. Kung kayo po magiging presidente ng Pilipinas, ano po ang may ibibigay niyo sa akin na mabawasan naman yung tubig at kuryente? Kasi po, alos ang sahod namin napupunta na lang po sa kuryente at sa tubig. Kaya gusto namin na masolusyonan yung problemang yun na mabawasan man lang kasi hindi na ilalagay na namin sa amin kapag kailan na pagbawasan pa. Ano pa lang ang pinagamalan? Alam mo ba yung general ko, meron silang tinatawag ng lifeline na rate na kung saan pag hindi kayo mabuto sa puso mo, libre ang kuryente. Baka hindi alam nyo yan, di ba? Hindi nyo alam, meron ganun. Yung lifeline rate na tinatawag na matututo magtipid tuloy yung gumagamit ng kuryente kasi pag hindi nyo naabot yung sa metro, yung reading, libre po yun, baka hindi lang kayo naimpormahan. Meron pong ganun ang miralto. Ngayon, ito po isang problema sa ating gobyerno. Taon-taon, sabi ko na nga kanina, yung hindi nagagamit, mahigit 300 billion piso sa ating budget. Meron pang isa doon, 700 billion piso naman ang nagagamit ng mali. Ibig sabihin, nawawala sa korupsyon. Naibubursa ng mga, alam niyo na, yung mga makakatiyong kamay sa gobyerno. So, ito dapat makorek. Imagine kung meron 300 billion na hindi nagagamit at meron pang 700 billion na mali ang paggamit, isipin nyo isang trilyon. E baka kayang sagutin yung mga hindi kayang magbayad ng kuryente, hindi magbayad ng tubig, baka pwedeng hadiran ng gobyerno yung pambayad. Now, meron po tayong naipasang batas, yung National ID. Kayo ba nabigyan ng National ID? Ayan, wala pa. Yung iba, meron na. Yung Philippine Statistics Authority, ito po yung ehensya ng mga siwa sa pag-enroll at saka pagbigay ng ID. Pag tayo lahat meron ng ID, hindi na kayo para kailangan magpakilala pa, magpakita ng mga government-issued IDs para matugunan yung pangailangan. Kasi naka-database na yan at malalaman na nila kung ano yung pangangailangan ng ating mga kababayan. So, kailangan talaga may roll out. Kasi sa ngayon, mahigit 50 million pa lamang out of 110 or 111 million Pilipinos ang nakapag-enroll. At ang nai-issue pa lamang, siguro ngayon, nasa mahigit 2 million. So, konti pa lang. So, encourage natin yung ating mga kasama, mag-enroll po tayo. Sino pa hindi naka-enroll sa National ID? Marami pa rin. O lahat nag-enroll na. Accessible po yan. Pupunta lang kayo sa mga centers na kung pwede kayong mag-enroll para ma-issue kayo ng national. Napaka-importante po nun. Yun ang, parang yun ang lagi nyo daladala na kung saan kailangan yung ayuda, yun ay papakita ninyo. Wala na maraming tanong. Mag-a-apply kayo na ba ng lisensya, yun ay papakita nyo. Alam na ng government agencies kung ano yung pangangailangan ninyo. Kasi doon, nakasaad naman yung mga basic na information natin. So marami tayong mga dapat matutunan tungkol sa mga proseso ng gobyerno. So unang-una, siguro hindi nyo alam na yung City Hall, yung City Government ng Parañaque, ang laki na po ng inasenso. So baka lang hindi kayo na i-coconnecta na maayos sa inyong mga basic na pangangailangan. So importante, meron kayo pakipag-ugnayan sa ating mga local government units sa pangunguna ni Chairman Jun. Ano? At kung di ba, yung mga kagawad, sigurado pa tutulungan kayo kung meron kayong hinaing. Kasi ako mismo, nanggaling City Hall kanina,
nagulat ako sa kanilang ginagawa ng inyong mayor dito. Napakaganda ng mga programa. Hindi lang siguro na ipapaabot. At hindi nyo rin napapaabot kung ano yung mga hinaing na pinag-uusapan natin ngayon. I'm sure, tutugunan yan dahil maganda yung palakad doon eh. So, yun. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din. Pwede magdagdag. Ito, tanong ko rin kay Presidente Pina. Kasi di ba may gera sa Ukraine, di ba? Sa Russia. Pataas na pataas ang presyo ng gasolina. Dahil pataas na pataas ang presyo ng gasolina, pataas na presyo ng kuryente, di ba? Kung kayo po ay presidente, tatawag ba kayo ng special session ng Congress? Actually, nagpaplano nung tumawag. Yes. Sinasabi ko yun, kasi kung ako ay mababatas talaga, ipupush mo natin, isa. Eh, i-suspend mo na yung excise tax, yung VAT, di ba? Yung voice dun sa kuryente, sa fuel, sa fuel, di ba? Sa gasolina. Pabalik mo yan. Pati yung electricity. Kasi hirap na hirap ang mga taong bayan. Di ba? So, pwede special service. Patatawag na lang. Sabi. Kasi, gutom mo ito eh. Sigurang pinag-usapan. No? Kahit temporarily, maybe, pwede. Gawin na mga mababatas, ipabalik muna yung buwis sa gasolina para buwaba lahat, kuryente, abono, lahat-lahat, tuloy-tuloy na po. So, hopefully, huwag mangyari mo. Okay? Sige. Yan, narinig po ninyo. Salamat po nga. Sino pong gusto nang ibaba ang bayarin sa kuryente? Sino gusto nyo pang bayarin sa tubig? Sino ang may gustong malaki ang remittance ni Mister? Yung mga lalaki, parang sabi. Ay, wala kayong pabahala, ha? Ay, wala kayong remittance. Baka sino pong magtatanong? May ba pong magtatanong? Yun! Sa likod, sige po. Ay, pumakita po kayo, pumakita po kayo. Dito po sa stage! Yan. Maraming salamat po, mga Marites. Marites, di po ba ang inyong pangalan, ha? Marisol, oy! Magingan po ang pangalan kayo na Marisol! Yes, mga Marisol. Gasolina. Para sa mga motor, yung gasolina. Opo. Kasi nga, napakataas ang gasolina, yung crudo, no, yung mismo oil, napakataas sa crudo. Dahil nga, nagtulong yung supply, dahil nag-gera yung Russia at saka Ukraine. Meron po ginagawa ng gobyerno dyan. Actually, may nanda silang 5 billion piso para sa transport. Kung kayo yung gumagamit ng nasa transport kayo. Pero ngayon ang darating dyan. Kailangan magpalista kayo kung kayo nasa transport, tricycle man, jeepney man, taxi man, bus man, eh magpa-isa na kayo kasi itong Marso, sigurado hindi naman bababa ito ng $80 per barrel. So ngayon pala, magpalista na kayo sa barangay para maisama kayo sa listahan na magbibigyan ng ayuda. Kasi may competition silang ginagawa niya. Okay po. Salamat po. Salamat po, Marso. Kasi lahat po tayo kinakalap natin ang pagtaas ng gasolina. Alam niyo naman nung pag tumaas ng gasolina, lahat ng mga binibili natin produkto hanggang sa tindahan ay ginagamit naman ng gasolina. Hindi po yung kalaabot sa tindahan kung hindi yung ginamit ng gasolina. Kaya mahalaga po na maibaba ang gasolina. At sige po, magtanong po yun. Ano pong pangalan po ninyo, ma? Hello po. Good afternoon po, Mr. President. Ako po si Angel, taga Barangay Baklalan. Kaway-kaway mga taga Baklalan! At tanong ko lang naman po, hindi lang po para sa amin at para sa lahat na rin po. Dumating po kasi ang COVID. Hindi naman po natin inaasahan at ano po, hindi naman din po natin ginusto. Ngayon po may bumaba po ayuda. Dito po sa Barangay Baklalan, pilit po na pinadadali ng ating Mayor June Saide ang pagbibigay ng ayuda na inaharangan po ng mas mataas na gobyerno. Sa ano po, sa katanungan ko po, kung kayo po malukot na presidente, paano niyo po padadaliin ang ayuda para po sa lahat ng taong bayan? Yung ayuda, hindi naman lahat masasakop kasi meron tayong mga level. No? Yung talaga na wala ng trabaho, actually kasama sa ayuda.
nandun na naipasan namin yung Bayanihan 1, Bayanihan 2. Nandun po yan. Ang problema, yung pag-roll out, minsan napakatagal at minsan hindi pa napapunta si dapat puntahan. Yun ang problema. So sabi ko nga, kailangan may improve natin yung identification system. At nasa ganun, ma-identify talaga sino yung mga nangangailangan. Ang naging issue dyan, nagpasa ng batas, pero ginamit na datos, napakatagal na. 2015 pa, hindi updated. So yung mga nabigyan, yung dating walang trabaho noong 2015, nagkatrabaho na ngayon, sila pa rin yung nasa listahan. At yung may trabaho noong 2015 na walang trabaho ngayon, wala sa listahan. So dapat talaga i-update ng gobyerno yung ating database ng ating mga kababayan. Nasa ganun, yung dapat mga ilangan makakuha ng ayuda. Hindi kaya bigyan ng gobyerno lahat ng ayuda ang buong basta Pilipinas. 111 million na po tayo. Eh kung bibigyan lang natin ng maski 1,000 bawat isa, eh 111 billion na yon. Kasi sa 1,000, dagdaga mo 3-0, 111 million. Hindi kakayanin. So pinipili yung sino yung qualified. So kailangan lagi naka-update ang inyong record na kung saan para iparating sa national government kung sino talaga yung qualified at sino yung hindi na kailangan ng ayuda. Maraming salamat po. Yeah, maraming salamat po, Ma'am Angel. Para din po sa inyong halaman, matagal na po sa Lewis Natura si King. Ibig sabihin, yung pong mga ayuda, sila po yung kasama si Tito Soto, sila po yung nagsabatas. Ang problema yung implementasyon. Kaya kung gusto po natin ng magandang implementasyon, alam niyo na po kung sino po ang dapat natin paupuhin. Yes. Sino ang dapat natin paupuhin? Mahina! Sino ang gusto niyo mag-implementa? Napakahina na po yung action. Sino ang gusto niyo mag-implementa? Okay, let's go. Pangalan at taga saan? ASL, kumbaga. Ako po si Joy Galliardo, isa po akong empleyado. Nasa Badak, ako po yung Badak Focal Tension po dito ng barangay. Barangay Anti-Drug Abuse Council po. Ako po yung Focal Tension. Ang tatong ko lang po kay Pangulong Lacson po. Yung mga nakimulan po ba ni Pangulong Duterte na advokasiya laban sa illegal na droga, ipagpapatuloy niyo po ba yun? Yan sir, sabi po niya, ipagpapatuloy niyo po ba yung sinimulan ni Pangulong Duterte laban sa illegal drugs? Yeah, definitely. Pero ang approach, mas holistic, mas diretso, hindi yung law enforcement lang. Kailangan kasama yung rehabilitation, pati prevention, education, lahat yun. Kasi pag puro law enforcement, hindi natin matatapos ang problema. Kasi tuloy-tuloy yung supply at tuloy-tuloy merong user. Eh kasi pag wala ng user at na-educate natin, halimbawa pati na-rehab na natin yung mga dating addict, tapos may preventive aspect, eh hindi na, kasi pag wala nang gagamit, walang magtitinda. Antay-siyado doon sa law enforcement na kung saan nauwi sa mga tokhang, BJK, di ba? Excellent judicial killing. Mas maganda, holistic na yung approach natin ng pamahalaan. Nasa ganon, matugunan yung rehabilitation, pati yung preventive aspect ng programa. Yan ang aming, at si Senate President Soto, sayang wala siya rito kasi nasa Nueva Ecija, yan yan ang talagang pagtutunan niya ng pansin. Kasi galing siya sa Dangerous Drugs Board, siya yung nag-author to sa Dangerous Drugs Law, dalawang batas yun. So, yun, talagang pagkukulan ng focus ng pansin yung laban sa illegal drugs. Nadagdagan ko lang po, kasi ako po ay presidente ng Drug Abuse Research Foundation. So, tama po yung sinabi ni Presidente Lacson, no? Hindi lang pwedeng law enforcement, sige, huli, gano'n. Kailangan yung paghilo mo ng isang drug addict, buong buhay mo yan. Para siyang alcoholic, hindi pwedeng rehab, tapos ibalik mo sa kanyang tahanan, gano'n pa rin, papalik at papalik ang pagka-drug addict niya. So ang community, yung komunidad, ang pinaka-importante para ma-rehab ang date ng drug addict. Isa yun. Kaya sabi ng holistic,
hindi lang isang parte. Pero may isa pang parte, I think hindi nasabi ni President Lacson, yung mga drug pusher na big time, di ba? Yung mga drug lords, talagang dapat hulihin yan. Tapos yung kanilang kulungan, ihiwalay. Di ba? Ihiwalay sa isang talagang high security na hindi na sila makakapag-deal. Kasi nangyayari, kahit nasa kulungan sila, nakaka-deal pa sila ng drugs, di ba? So hihiwalay talaga sila sa ibang mga prisoners. Tapos yung ibang prisoners naman na hindi naman hinos, sana magkaroon ng iba't ibang mga kulungan around the country para malapit sila sa kanilang mga mahal sa buhay, para mabisita naman sila. Kasi kung nabibisita sila, hindi sila nagiging hardened, mga nagiging tao pa rin sila. So ihiwalay talaga natin yung mga drug pushers, yung mga drug lords, para hindi na sila makatakas, hindi na sila makagawa ng negosyo habang nasa loob ng kulungan. So lahat ko yan, pinag-isipan. Thank you. Okay. Ulit tanong. Yes sir. Ano po? Yes, ayun po. Sige po. Okay. Ito naman po, regarding po ito sa national security. Kung kayo po ay manuluklok bilang isang presidente o bagong presidente ng Pilipinas, ano po ba ang pwede nyo maibigay na seguridad para sa mga Pilipino? Kaya nyo po bang may pangako? Yung dating nasabi na nung kasalukuyang presidente na nauwi lang sa biro-biro, kaya nyo ano po ba pwede nyo maging pangako na matutupad, na maprotektahan ang ating mga sobiranya sa buong Pilipinas, lalong-lalo na po yung Scarborough, Spratly, at saka iba po ating mga isla sa Pilipinas. Ano po ba ang pwede nyo may pangako na hindi na mauuwi sa panibagong biro-birong pangako? Hindi siya na itanong. Nanggaling ko ako sa Pag-asa Island, November 20. Pumunta po ako doon para talagang personal kumakita ang sitwasyon doon. Alam nyo ba, ikukwento ko sa inyo, yung mga Chinese Coast Guard na vessels, nandun na sa tabi ng island. Alam nyo yung Pag-asa, ito lang yung merong inhabited na island doon sa Kalayaan Island Group, na tinatawag under dyan sa Puerto Princesa. So, ang nakita kong problema dito, yung China halos nakapaligid na dyan. Hindi natin naman kayang labanan mag-isa ang China. Ngayon, meron tayong mayroon ng mga bilateral agreements sa iba't ibang bansa na malalakas. So, kailangan makipag-strengthen natin yung alliances natin. Amerika, meron na tayo, Mutual Defense Treaty. Meron na rin tayo sa Australia. Yung Japan, yung European Union, kailangan talaga nakalatag yung ating pakipagkasundo sa kanila, yung alliances. At sa ganon, meron tayong tinatawag na balance of power. Na hindi tayo pwedeng parang putos-putosan o bato-batuhan ng China. Alam nila meron tayong pakipagkasunduan sa mas malalakas na bansa. So yun po yung ating ngayon sa internal. Pagpapatuloy po natin yung laban natin sa insurgency. Na kung saan, malaki na nagawa ng present administration. Nabawasan ng malaki. Alam niyo yung guerrilla fronts dati, kung ilang daan yan. Ngayon nasa 43 na lamang. At maganda yung programa, yung NTF-LCAC, na kung saan, pag nahawi na yung mga NPA, tumabi, halimbawa, nagtago lamang, sinusundan na tinatawag na Barangay Development Program. Yun yung NTF-LCAC fund. Na kung saan, para hindi na babalik, kung babalik man, mag-yoyo na doon sa tinatawag na mainstream ng ating society. Hindi na sila babalik mag-NPA kasi meron development program na nakalaan para sa kanila. Okay po, follow-up question po, Senator. Ano po ba ang magiging tayo nyo doon po sa dati na ipanalo na po natin na kaso doon sa Ampitrial? Doon po kaya doon dating na presidente, kay Pinoy po, kaya nyo po ba ipagpatuloy yung dating ipinanalo natin? O ito po ba ay mawawala sa isa'y na rin? Sa kalaman ng ating mga kababayan dito sa Baclaran, permanente po yon. Hindi na mababago yon yung arbitral ruling. Tayo na talaga ang panalo doon. Ang problema, hindi po yun enforceable. Permanent, pero hindi enforceable kasi hindi naman mareresolve yan ng gyera. Kaya nagiging solusyon dyan, yung pressure ng international, yung Community of Nations, pressure in China na mag-comply, umalis sila doon sa tinatawag na exclusive economic zone kasi tayo may sovereign rights doon. So, talaga ipapatuloy yun. Maski ayaw na susunod na Pangulong na ipagpatuloy, permanente po yun yung ruling.
ang problema lang doon, hindi na-implementa, hindi tulad ng batas dito, na pagka nag-violate ka, i-implement, pwede mong kulungin. Ang realidad, mas malakas sa China, hindi natin kayang persahin. So, ang talaga makapag-persa sa kanila, yung pressure ng international community, kaya dapat makipag-alyansa tayo na mas malakas sa mga mas malalakas na bansa. Yun, balance of power po yun. Salamat. Yes, maraming maraming salamat po. Salamat po sa publiko. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig sa kandidato, Presidente Tim Lacson at Senadora Dr. Benguita Padilla. Kung hindi mga kalimutan, pag-iorganisado po tayo. Pwede ba na ang pagpapagulat natin ng mga tumukulat ng photos? Yan. Pupunta po kayo sa tablato. Sign po kayo sa baba. Lahat po, magsinabi at para makuha po kayo ng larawan. Group shot, group shot.